Hi guys, today's videos is gagawa tayo ng pandesal. So ayan. Yan, mano-mano po ang gagawin natin, guys. At super lambot. So ayan, wag nating patagalin pa. Let's do this. Ang gwapo ko pa. Idol, kung handa ka na, ihanda mo nang yung listahan natin. Gagawin na natin ng ating pandesal na super lambot and just 4 ingredients only. Yan, mga ka-idol. 4 na ingredients lang, mga ka-idol. So ayan, wag na natin tong patagalin pa. Yan, simulan na natin. So ayan, ang una po natin ilalagay, mga ka-idol, tong asukal. Yan. 500 grams lang po yan, mga ka-idol, kalahating kilo. Yung pangalawa, itong 20 grams na asin. Yan. Then, itong ating yeast. Yan. 5 grams lang po yan, mga ka-idol. Kasi, mga ka-idol, ginawa ko to ng alas 6 ng gabi. At lulutuin ko to ng alas 5 ng madaling araw. So, yan, mga ka-idol. Kasi, yan ang request ng ating karamihan na pang overnight. O kung gusto nyo, mga ka-idol, na pang madalian o 3 hours lang ang paalsa, pwede nyo damihan ang yeast. So, yan. Mano-mano lang to, mga ka-idol. Kasi, ang tunay na malambot talaga na pandesal. Abotin ng 4 days, mga ka-idol, malambot pa. Mano-mano talaga. So, ayan. Then, itong ating oil. Yan, mga ka-idol. 2 cups po yan, mga ka-idol. Yan. Or isang lata ng ibap, mga ka-idol. Yan. 370 ml, mga ka-idol, sa lata ng ibap. Yan. Next lang natin, mga ka-idol. Yan. Din itong ating tubig. Yan, mga ka-idol. 4 cups po yan, mga ka-idol, or 2 lata. Yan. Wala na po tong lard, margarine yan. Oil lang po yan, mga ka-idol. Oil po talaga ang nagpapalambot ng pandesal, mga ka-idol. Oil yan. Yan ang nagpapalasa, mga ka-idol. Then, halo lang natin, mga ka-idol. Tunawin lang natin yung asin at asukal. So yan, mga ka-idol. So okay na yun, mga ka-idol. Yan, mix natin yung ating harina. Yan ang harina ang gamit ko, mga ka-idol. First class lang po yan, mga ka-idol. Hindi po yan all purpose. Yan, pang bakery po talaga tong timpla na to, mga ka-idol. Super tipid at malaki talaga ang tubo nito, mga ka-idol. At hindi lang po kasi 10 ang nag-request nito, mga ka-idol. Marami po kasi nag-request nito. So yan, mix natin, mga ka-idol. Yan. Then, halo lang natin, mga ka-idol. So yun, mga ka-idol, kakamain po natin yan mamaya, mga ka-idol, pag nabuo na, mga ka-idol. Yan, mano-mano lang po ito, mga ka-idol. Ito po talaga ang the best, mga ka-idol, yung mano-mano. Okay din naman yung mga dinadaan sa dough roller, mga ka-idol, pero hindi siya tumatagal, mga ka-idol. Titigas po talaga siya, mga ka-idol. Mga ka-idol, ubo muna sa mga ka-idol. Yan. Mga ka-idol, kamayin na natin, mga ka-idol. So yun, mga ka-idol. Pag-aaral nito, mga ka-idol. Cheese pandesal po ito, mga ka-idol. Pero ito na po talaga yung timpla ng pandesal. O kung plain yung gusto nyo. Kung gusto nyo yung baston. Mga ka-idol. Ganyan lang pagmamasa, mga ka-idol. Yan. Mga ka-idol. Mix lang natin, mga ka-idol, ng maayos. Then, basahin lang natin siya ng mantika, mga ka-idol, para kikinis siya, mga ka-idol. Yan. Konti-konti lang, mga ka-idol. Yan. Alam niyo, mga ka-idol, malaking tulong tong oil na to.
Kahit sa mga cakes, mga ka-idol, number one yun, mga ka-idol, nagpapalasa. Lalo na kung yung mga ginagamit yun, yung mga corn oil. Ayan. Mga ka-idol, oh, ganyan lang pagmamasa, mga ka-idol. Ayan din. Ayan, ganyan mga ka-idol. Ganyan lang sa kasimple, mga ka-idol. Then, ayan. Maglamasa mga pandesal mga ka-idol. Actually mga ka-idol, marami tong timpla ko. Nakatimpla na ako kanina ng 6 kilos. Pinahabol ko lang to mga ka-idol kasi pang ano, sa video. Yan. Masahin lang po natin ng maayos mga ka-idol para kikinis po siya mga ka-idol. Yan. I-flat niya siya mga ka-idol, ganyan no? Tapos bago ninyo, yan, itupi, ganyan. Yan mga ka-idol, oh. Umpisa na siyang kuminis. Oh. Yan. Pero kulang pa yan mga ka-idol. Masahin pa natin na maayos para maganda ang texture ng ating tinapay. Sobrang lambot po nito mga ka-idol. Kahit konti lang po ang ating ingredients na ginamit. Okay, basahin pa natin ang oil mga ka-idol. Yan. Malapit na po yan mga ka-idol. Then, topi ulit mga ka-idol. Yan. Ganyan lang magmasa ng mano-mano mga ka-idol. Napakaganda pong timpla to mga ka-idol. Nag-YouTube din ako mga ka-idol. Kahit marunong na ako mga ka-idol. Kasi malaking bagay din po yung pag-YouTube mga ka-idol. Yan. Yan. Mga ka-idol. Mga dalawang tupi na mga ka-idol. Okay na siya mga ka-idol. Kuminis na. Mga ka-idol. Yan. Isang baliktad lang mga ka-idol. Yan. Yan, okay na siya mga ka-idol. Mga ka-idol. Yan. Din matapos natin siyang usahin mga ka-idol, paalsahin muna natin sa mga ka-idol. Mga ka-idol. Yan, yan mga ka-idol. Paalsahin muna natin sa mga ka-idol mga isang oras. Bago natin siya i-cut. Yan. Lagyan natin siya ng oil dito sa gilid ng ka-idol. Mga ka-idol. Isang oras mga ka-idol, palsahin muna natin sa mga ka-idol. Takpan muna natin sa mga ka-idol. Yan. Mga ka-idol. Yan, isang oras mga ka-idol, antayin natin siya bago natin siya i-cut. Mga ka-idol, makalipas ng isang oras, yan. Yan. Pwede natin i-cut yung ating pandesal mga ka-idol. Mga ka-idol, oh. Yan.
Yan, oh, di ba? Malambot to si mga ka-idol, hindi na siya lalaban. So yan, cut muna natin mga ka-idol. Yan mga ka-idol, yan. Cut na natin yung ating cheese pandesal. Yan. Pwedeng-pwede niyo itong bastonin mga ka-idol o kung anong gusto niyo or bilogin niyo. Pero itong ginawa ko mga ka-idol, cheese pandesal po ito mga ka-idol. Malaki po talaga ang kinikita nito mga ka-idol kasi konti lang ating ingredient. Mga ka-idol. Yan, putulin lang natin siya mga ka-idol ng ganito talaga mga ka-idol. Mga ka-idol. 30 grams po yan mga ka-idol. Yan. Yan, cut muna natin lahat mga ka-idol. So yan mga ka-idol, matapos ko na siyang kinat yan. Lalagyan na natin siya ng palaman. Yan po yung mga in-slice kong cheese. Yan. Ganyan po kadami ang ating 2 kilo mga ka-idol. Ganito lang pagpapalaman yan mga ka-idol. Oh, yan. Habain mo lang sa mga ka-idol. Then, lagay yung cheese. Yan. Then, roll mo lang sa mga ka-idol yan. Oh. Mga ka-idol. Oh. Yan. Mga ka-idol. Oh. Napaka-basic lang. Yan. Mga ka-idol. Oh. So yun mga ka-idol, matapos yan natin siyang figurahin. Lagay natin sa ating breadcrumbs. Yan mga ka-idol. Ayan. Then, figurahin muna natin ito lahat mga ka-idol. Ayan na guys, matapos ko siyang pinigura. Yan. Mga ka-idol. Oh. Ang salansan ko po nito is 36 bawat plancha. Yan. At kung gusto nyo ng plain, figurahin nyo lang mga ka-idol ng ganito. Yan. Mga ka-idol yan. Ginawa ko po siya ng alas 6 ng hapon. Yan, lulutuin ko po ito mga ka-idol ng mga alas 5 ng madaling araw. Bali, overnight po siya mga ka-idol. At kung gusto nyo namang pangmadalian mga ka-idol, pwede nyo siyang lagyan ng yeast na mga 20 grams. Yan. Malakas na po yun mga ka-idol, 20 grams. So ito, 5 grams ang nilagay ko mga ka-idol kasi nga pang overnight. So yan ang kinalabasan po ng ating 2 kilo mga ka-idol is 151 po mga ka-idol. So meron pa dito mga ka-idol. So, binilang ko po si mga ka-idol. So yan mga ka-idol, antayin lang natin siyang umalsa at lulutuin natin siya ng madaling araw, alas 5. So yun lang mga ka-idol. Yan, antayin lang natin siya. So yan mga ka-idol, yan, umalsa ng ating cheese pandesal. Yan, tingnan natin yung oras mga ka-idol. Yan mga ka-idol o. Overnight siya mga ka-idol. Yan. So yan ang mga ka-idol, ang ating cheese pandesal mano-mano. Yan. Yan, tara lutuin natin mga ka-idol. Yan na siya mga ka-idol, niluto ko na. Yan. Yan. So ang pagluluto po nito mga ka-idol is 10 minutes lang po ang luto nito. 5 minutes sa baba, din pagpupula, ilipat natin sa taas, din 5 minutes sa taas bago hango. Yan. Din ang lakas ng apoy nito mga ka-idol, yan po. Oh. Yan. 300 Fahrenheit or 150. Ay, hindi pala. Ang lakas ng apoy niya mga ka-idol. Yan po. Oh. Yan. 300 Celsius or 150 Fahrenheit. Yan mga ka-idol. So ayan, antayin lang natin ng 5 minutes. So yan mga ka-idol, after 5 minutes, check muna natin. So yan mga ka-idol, itataas na natin ito mga ka-idol. Pumula na mga ka-idol. Oh. Ka-idol. Mga ka-idol. Yan, sobrang lambot po niya mga ka-idol na sinasabi ko sa inyo. Yan, salo po natin. So, ayan, antayin pa natin ng 5 minutes mga ka-idol. Or nasa sa inyo kung gusto nyo half cook or
kahit 8 minutes lang siya, 5 minutes sa baba, 3 minutes lang sa taas. So ayan, antayin lang natin siya ng 5 minutes mga ka-idol. So ayan mga ka-idol, after 5 minutes, check na natin kung luto na. So ayan mga ka-idol. Yan. O, luto na siya mga ka-idol. Yan, saktong luto mga ka-idol. Yan. Tara, hanguin na natin mga ka-idol. So, yan ang ating cheese pandesal mga ka-idol. Yan, sobrang sarap nito mga ka-idol. At sobrang lambot. Nako, 4 days mga ka-idol. Kahit, nako, sobrang lambot po nito mga ka-idol. Yan. 4 days mga ka-idol, sobrang lambot pa po niya mga ka-idol. Yan, pag sinubukan niyo itong recipe nito. At, kung bago ka lang napadpad sa channel ko mga ka-idol, yan, huwag mo naman sanang kalimutang isubscribe ako. At, yan. Alam ko mga ka-idol, ito ang hanap ng karamihan mga ka-idol. Yan, no? Crispy ang ibabaw niyan mga ka-idol at sobrang lambot sa ilalim. Yan, at napakasulit mga ka-idol dahil 4 ingredients lang po mga ka-idol. Yan, talagang pangnegosyo siya mga ka-idol. Yan, mga ka-idol, oh. Ating 4 ingredients, hindi na maraming ingredients mga ka-idol. Yan o, mga ka-idol, natin mga ka-idol. Yan o, ating, yan, yan o. Yan ang ano talagang pandesal na malambot mga ka-idol yan. Crispy sa ibabaw, malambot sa ilalim. Yan, yan mga ka-idol. At sa mga nag-request na neto, shoutout sa inyo. At yan, ito na ginawa ko na. At yung ibang nag-request, antay lang kayo. Dahil yan, gagawin natin yung mga nire-request ninyo. Yan. Mga ka-idol, oh. Quality ng ating 4 ingredients. Ano? Oh, napakasarap niyan mga ka-idol. At mano-mano, hindi mo na kailangan ng dough roller. Yan. Yan mga ka-idol. Yan, yan ang tamang pandesal mga ka-idol. Yan. At bago matapos ang video na to mga ka-idol, gusto kong magpasalamat sa inyo, sa lahat ng viewers ko. Yan, sa mga sumusuporta. Yan, at sinisigurado ko po sa inyo kapag sinubaybayan nyo itong channel ko. Marami po kayong matutunan, hindi lang breads, hindi cakes or cookies. Yan, marami pa po mga ka-idol. Mga ulam, dessert, yan. So, yun lang mga ka-idol. At sana natutunan nyo itong video na to. At, yan. Sana nag-enjoy kayo mga ka-idol. Mga ka-idol. Yan. Yan. Maraming maraming salamat sa panonood. Yan.